May mga taong gusto ka lang makasama dahil meron silang napapala sa'yo. May mga taong handang gamitin ka dahil hinahayaan mo. Ikaw, kapuso, ginamit ka na ba? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Lemuel, 30 years old at dati po akong club DJ. Nawalan lang ako ng trabaho mula noong nagka-lockdown. Ang aking kwentong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa nangyari before pandemic. Nakatatak pa rin sa isipan ko ang bawat detalye ng pangyayaring yon. Pinaka-importante, pinaka-masaya pero pinaka-masalimuot na parte yon ng buhay ko. Nangyari ito lahat noong nakita at nakilala ko si Maine. Mas bata lamang ito noon ng 5 taon sa akin. Nung unang beses ko siyang nakita, lasing na lasing ito. Nakatitig lamang ito sa akin habang nagdi-DJ ako. Siyempre nagpakitang gilas ako sa kanya. Unang kita lang kasi sa kanya noon ay natripan ko na siya. Kaya naman noong lumapit siya ay doble ang naging tuwa ko. Nakapaghubad muna kami at nakapagsiping bago pa nalaman ang pangalan ng isa't isa. Hindi ko inakalang sa ganoong paraan ang unang pagkakakilala namin ni Maine. Sobrang naging wild nito sa kama, Papa Dudut. Ako pa nga itong nakaramdam ng hiya sa kanya. Bigay todo ito noon marahil dala ng alak ko sadyang ganon lang talaga siya. Hindi ko maiwasang isipin noon na ilang lalaki na kaya ang nagawa niya ng ganon. Hiniling ko na sana ako lang. Nakatulog na kaming pareho noon at hindi na nakapag-usap after malaman ang pangalan ng isa't isa. Mas nauna akong nagising sa kanya kinabukasan. Ganado akong pinaghanda siya na makakain niya. Alam kong napagod ito nung nakaraang gabi at naisip ko na kailangan niyang bumawi sa pagkain. Mukhang sobrang lasing lang talaga ni May noon kaya nag-aya itong ikama ko siya. Naiintindihan ko naman at marami akong nakilalang babaeng ganon. Kapag tinamaan ng alak ay nagiinit na masyado at lumalakas ang pag-aaya. Naisip kong yun na rin siguro ang huling beses na makikita ko siya. Isang gabi lang talaga yon, one night stand lang talaga ang naganap sa amin. Nang hinayang lang ako dahil bago pa man may mangyari sa amin, ramdam ko na gusto ko siya talaga. Pero hindi lang talaga nabigyan ng chance na mas makilala ko siya dahil puro nga ungol ang binigay niya. Nag back to normal muli ang buhay ko ilang buwan mula noong huling nakita ko si Maine. May mga nakilala akong babae noon pero aminado kong hindi ko sila gusto. Nangihinayang talaga ako kay Maine pero tinanggap ko na lang na isang pagkakamali ang nangyari sa amin. Isang gabi habang nagdi-DJ ako ay nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa crowd. Naligayahan ang puso ko nang makilala ko siya, si Maine, at nakatitig itong muli sa akin tulad noong una ko siyang nakita. Siyempre, nagpakitang gilas akong muli, tinapos ko ang set kong yon at saka nilapitan siya. Tulad ng dati, lasing itong muli nang makaharap ko na. Wala naman akong nagawa at pumayag na lamang ako noon sa gustong mangyari ni Maine, Papa Dudut. Siyempre, nagustuhan ko naman. Ayaw kong maging ipokrito. Na-enjoy ko ang nangyayari sa amin ni Maine pero na-realize ko na iba pa rin talaga kapag may connection kayo na hindi lang puro sex. Ilang beses ko siyang binala kausapin para may malaman naman akong bago sa kanya pero hindi ko nagawa. Talagang naging plano lang ng katawan niya noon ay magpakalasing at gamitin ako. Inakala ko na yun na naman ang huling pagkikita namin pero Papa Dudut nagkaroon ng improvement. After noong pangalawang pagkikita at pangyayaring yon sa amin ay nasundan pa ito ng nasundan. Naging regular ang pag-uusap namin at natuwa ako. Naisip ko na eto na yon. Naging madalas din ang pagpunta nito sa apartment ko. Doon nga rin ito madalas na natutulog noon. May nangyari na naman sa amin ni May noong nalasing siya ng gabing yon. Oo, Papa Dudut, nagustuhan ko nga ang ginawa namin yon. Pero mas nagustuhan ko yung mga planong pinaikot ko na sa utak ko. Nag-i-imagine ako na pupunta kami sa park habang naglalakad at kumakain ng ice cream. Na-imagine ko rin na pipila kami para makapanood ng sine at naisip ko rin na kakain kaming pareho sa isang romantic na resto. Marami na nga ako naging plano para sa amin ni Maine.
pero siya ay mukhang ang plano lang niya ay gamitin ako sa kama habang lasing siya. Sa pagdaan noon ng mga buwan ay nahulog na ako ng tuluyan kay Main, pero siya ramdam kong malabo. Napansin ko naman na sakalang ako nito tatawagan o kaya kakausapin o di kaya ay aayain sa kama kapag lasing ito. Napansin ko rin sa kanya na kapag nagsisipin kami ay punong-puno ng lungkot ang mga mata niya. Hindi ko pa siya noon kakilalang masyado pero ramdam ko na may pinagdadaanan ito pero hindi niya lang magawang sabihin sa akin. Mas pinili nitong itago sa akin ang totoong siya gamit ang alak na iniinom niya. Gustuhin ko man noon na mas kilalanin pa siya pero siya mismo ang umaharang sa ideya na yon. Napilitan akong iuwi noon si Maine dahil sa skandalong ginawa niya. Nakiusap ako sa manager ng club kung pwedeng hindi na ituloy ang set ko dahil sa nangyari. Sinuspend ako ng isang buwan dahil doon at sobrang sumama ang loob ko sa nangyari. Naisip ko na toxic ngang kasama si Maine. Oo, napamahal na ako sa kanya pero hindi yun sapat para sirain ito ang buhay ko. Nang makarating kami sa apartment ay hayok na hayok itong tinanggalang damit niya. Sinira nito ang damit ko nang mapansin niyang hindi ko gustong may mangyari sa amin. Muli itong nagwala at sinaktan ako. Sa huli ay nagpaubaya akong muli. Sinabi ko na ito na ang huling may mangyayari sa amin. Sinabi ko rin sa kanya na ito na ang huling pagkikita namin. Natapos ang namamagitan sa amin ni Main, sinubukan kong mag-move on at lumipas ang 2 buwan. Hindi ko inaasahan na muli ko siyang makikita. Sinabi niya kasi sa akin noong nakipaghiwalay ako sa kanya na hindi siya muling magpapakita sa akin. Pero ayun siya, nasa harapan ko ng mga oras na yon. Problemado at hindi na nakainom. Yon ang naging huling pag-uusap at pagkikita namin ni Main, Papa Dudut. Hindi ko na siya muling nakausap pa. Sinubukan ko siyang hanapin, baka sakaling makumbinsi ko siyang huwag ituloy ang binabalak niyang magpalaglag sa aming anak. Nabigo akong muli siyang makita at natawa na lang ako sa sarili ko na paano ko hahanapin yung taong pangalan lang ang alam ko. Napailing na lamang ako at nainis. Papa Dudut, hindi ko na alam kung nasaan na talaga siya ngayon at kung tinuloy niya ang pagpapalaglag sa aming anak. Ilang beses kong dinasal dati na sana ay nagbago ang isip niya at tinuloy na lamang niya. Kung sakali mang ganoon, ayos lang sa akin, kahit na hindi niya yun ipakita sa akin o kaya kahit ipaampon pa niya. Mabuhay lang ang bata ay masaya na ako. Sana nga kung nasaan man si Main ay nagbago ang isipan niya, natanggalin ang walang kamuang-muang na bata sa kanyang sinapupunan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Lemuel. Ano man ang pakay ng isang tao kaya kayo nilalapitan, sana ay magawa mong hindi hayaan ang sarili mong maabuso. Huwag mong hayaan na patuloy kang gamitin. Sa bandang huli, kung pinabayaan mo siyang gawin ang gusto niya sa'yo, ikaw ang talo. Kahit kailan ay hindi ka mananalo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories Number 1.